Isang mapagpalang hapon na naman ang dumating dito sa Mega Mall. Excited na akong makita ang aking better half. Kaya naman, papunta na ako sa aming tagpuan nang may mga nakikita akong mapanganib na karatula. At sa gitna ng aking paglalakbay sa masukal na landas, ay niligtas ako ng larawang ito. Agad akong humanap ng aking pwesto. Isang lugar na malinis, ngunit taliwas sa realidad. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang binigay sa akin ng tadhana. Agad kong ininform ang aking better half na dito na lang kami magkita. Alam ko na malayo pa siya. Ngunit kailangan kong maging matatag sa paghihintay sa kanya para sa aming dalawa. Maliit man ako o hindi, basta para sa akin siya pa rin ang laging tama. Batid kong may mga matang nakaaligid sa aking likod, dahilan upang ako'y magpatuloy. At hindi naman ako binigo ng aking better half. Nababanaag ko na galit siya kahit siya ang late. Ngunit kahit ganon, kailangan kong sundan ang landas na kanyang tinatahak. Malakas ang aking paniniwala na ang food is the way to a woman's heart. Hindi ko pwedeng hayaang manaig ang puot sa kanyang puso. Kaya nilabas ko na ang pinagbabawal na teknik. Mistulang hindi sapat ang aking Hokage moves. Kaya binanggit ko ang malupit na magic words. Tara, kain tayo. Ngiting tagumpay. Mahilig siya sa carbs, kaya dinala ko siya sa Moshi Manju. Kahit mahaba ang pila, nananatili pa rin siyang kalmado. Muling sinubok ang aking katatagan habang bitbit ang kanyang mga dalahin. Sa haba ng aming pinila ay abot kamay na namin ang Moshi Manju. Napansin kong sobrang biyasa ni ate. Pang world class ang galawan. Oras na ng kabayaran. Agad kong sinabing wala akong barya, kaya siya muna ang sagot. Unti-unti nang kumabalik ang kanyang sigla nang dahil sa Moshi Manju. Simpleng tinapay, ngunit mayroong halaga. Minsan ang buhay natin, kailangan mong pagpahingahin upang umalsa. Ilagay sa tamang temperatura at tamang lugar. At kapag nakamit mo na ang oras na iyon, ay pwede mo nang timplahan, palamanan, hulmahan at lasapin ang tagumpay. At sarap ng buhay.